Ako si Francis Riudike at narito ang mga napapanahong balita. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, humigit kumulang 850 mga individual ang naitalang nakaranas ng sakit na may kaugnayan sa paghinga matapos ang pag-alboroto ng Bulkang Taal. Kaugnay nito, karamihan sa mga naospital ay mula sa humigit kumulang 19 na lugar sa Batangas, subalit wala namang naitalang malubhang karamdaman dahil outpatients ang mga naiulat na nangangailangan ng medical na atensyon. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang paghahatid ng tulong ng NDRRMC sa mga apektadong lugar. Inaasikaso na ng DICT na maisabalik ang DNS server ng PhilHealth matapos maganap ang hacking sa database nito. Daniza Lopez para sa balita. Kasalukuyang nasa proseso na ng pagbabalik sa sistema ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang Department of Information and Communications Technology o DICT matapos itong maapektuhan ng Medusa ransomware. Matatanda ang naging manual ang operasyon ng PhilHealth noong 22 ng Setyembre dahil mahigit 70 workstations ang naapektuhan ng nasabing cybersecurity attack. Ayon sa DICT, patuloy ang pag-iimbestiga sa nagyari at paglalagay ng seguridad sa sistema nito. Kinumpirma naman PhilHealth Senior Vice President ng Health Finance Policy, Dr. Israel Francis Pargas, na walang nakompromisong personal at medikal na datos mula sa mga miyembro. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Hindi bababa sa 246 na lugar ang itinuturing na nasa ilalim ng red o areas of grave concern para sa darating na BSKE 2023. Karamihan sa mga poll hotspots na ito ay matatagpuan sa Bangsamoro Autonomous Region, sa Muslim Mindanao at Eastern Visayas. Ito ang mga lugar na higit tinututukan dahil sa matinding tunggalian sa politika at karahasan sa nakalipas na mga halalan. Ayon sa COMELEC, inaasahan na mas marami pang lugar ang maaaring dumagdag sa listahan ng election hotspots habang papalipit ang araw ng halalan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudike at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Mga dumanas ng respiratory-related illness dulot ng taalvag. Humigit kumulang 850 na. Mga lugar na itinuturing na poll hotspot sa BSKE, hindi bababa sa 246. Senyor Aguila na leader ng umano'y kulto sa Surigao del Sur, inusig sa Senado. LTO nagbabala sa publiko ukol sa road rage. Philippine Navy nakatakdang pamunuan ng exercise sama-sama ng Pilipinas at Estados Unidos. Mga atletang Pilipino, patuloy ang pag-arangkada sa Asia 2023. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudike at narito ang mga napapanahong balita. Ibinigay ni Department of Health o DOH Secretary Teodoro Herbosa ang kanyang buong suporta at nakaisa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paglulunsad ng 2023 to 2032 National Innovation Agenda at Strategy Document ng National Innovation Council nitong kamakailan lang. Ayon sa DOH, ang kaganapan ay isang paraan upang bigyang diin ang layunin ng bansa para sa pagbabago at nagbigay ng roadmap at mga estratehiya para sa pamamahala ng pagbabago, pagpapailalim, pagpapabilis at pagpapaunlad ng mga pampublikong pribadong partnership. Bukod sa DOH, nagpakita rin ng suporta ang mga kinatawan mula sa developmental partners, miyembro ng gabinete at akademya sa nasabing kaganapan.
Kinulimbat ang halos 500 pakete ng shabu na nagkakahalaga ng humigit sa 3 bilyong piso matapos ang seizure operation ng PIDEA, NBI, DOJ at BI. Tunghayan ang buong detalye mula kay Jade Buhoy. Sa pakikipag-ugnayan ng Bureau of Customs o BOC sa National Bureau of Investigation o NBI, Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA at Department of Justice o DOJ, kinumpis kanila ang mga nakulimbat na droga sa halagang 3 bilyon at 8 milyong piso kamakailan lang sa port ng Subic. Base sa ulat ng Intelligence Group, nahuli ang 530 pakete na may bigat na 1 kilo ng shabu, kung saan ito'y ikinubli bilang 881 bag ng animal feeds galing Thailand. Matapos ang nasabing operasyon, nagsampa laban rito ng warrant of seizure and detention dahil sa paglabag ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Customs Modernization and Tariff Act. Ang nasabing aksyon ng BOC at iba pang ahensya ay bahagi ng kampanya upang sugpuin ang paglaganap ng droga sa bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Alinsunod sa traffic assessment na isinagawa ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA nitong buwan ng Setyembre, inamin nilang patuloy ang pagbigat ng daloy ng trapiko sa Metro Manila, partikular na ang kahabaan ng EDSA. Dahil dito, sinabi ni MMDA Chairman Attorney Don Artes na naghahanda na sila ng traffic management kung saan nakatakda silang magsagawa ng vehicle count sa susunod na buwan. Batay sa nakalipas na datos ng MMDA, karaniwang tumataas ng 10% ang bilang ng mga sasakyan tuwing bare months. Kaya naman ipinaghahanda na rin ng publiko sa aasahang bigat na daloy ng trapiko. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudike at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Mga dumanas ng respiratory-related illness dulot ng taalvag, humigit kumulang 850 na. Mga lugar na itinuturing na Paul Hotspot sa BSKE, hindi bababa sa 246. Señor Aguila na leader ng umano'y kulto sa Surigao del Norte, inusig sa Senado. LTO nagbabala sa publiko ukol sa road rage. Philippine Navy nakatakdang pamunuan ng exercise sama-sama ng Pilipinas at Estados Unidos. Mga atletang Pilipino, patuloy ang pag-arangkada sa Asia 2023. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudike at narito ang mga napapanahong balita. Matapos ang inaugurasyon ng MMDA's Motorcycle Riding Academy, inumpisahan na nito ang training sa mga empleyado. Kabilang dito ang pagbibigay ng lectures at practical driving exercises. Matatanda ang itinatag ang Motorcycle Riding Academy upang magbigay gabay sa mga motorista sa tamang pagmamaneho at maiwasan ang aksidente sa daan. Muling nagpaalala ang LTO sa publiko na habaan ng pasensya at respetuhin ang kapwa driver sa daan para maiwasan ang road rage. Daniza Lopez para sa balita. Sa naganap na road rage sa Marikina City kamakailan lang na nagdulot ng trapiko, muling ipinaalala ng Land Transportation Office o LTO ang kahalagahan ng pagiging kalmado at pagkakaroon ng respeto sa mga tao sa daan. Nagbigay babala na ang LTO na papatawan ng parusa ang sino mang sangkot sa road rage. Para kay LTO Assistant Secretary Vigor Mendoza II, ito ay magbibigay aral sa publiko para isantabi ang kanilang galit sa daan at maiwasan ang insidente. Tiniyak din ni Mendoza na agaran ang magiging aksyon sa mga kaso ng road rage. Ayon kay Mendoza, sa pagtaas ng kaso nito ay mananatili ang dedikasyon ng ahensya para solusyonan at tugunan ang mga ito. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network.
opisyal nang inaprubahan ng Kongreso ang budget para sa 2024 National Expenditure Program ng Department of Agriculture o DA. Ang budget na nagkakahalaga ng mahigit sa 165 bilyon ay naglalayong itugon sa lokal na produksyon sa agrikultura upang mapaigting ang food security at paglagon ng ekonomiya. Bahagi na rin sa layunin ng ahensya na pababain ang presyo ng bilihin, paunlarin ang value chain, at isulong ang consolidation at modernization sa nasabing sektor. Pinahayag din ang kinatawan ng Isabela at DA budget sponsor Tony Pet Albano na isa ito sa mga hakbang ng administrasyon upang palaguin ang pundasyon ng ekonomiya ng bansa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudike at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Mga dumanas ng respiratory-related illness dulot ng taalvag, humigit kumulang 850 na. Mga lugar na itinuturing na Paul hotspot sa BSKE, hindi bababa sa 246. Senyor Aguila na leader ng Umanoy Kulto sa Surigao del Norte, inusig sa Senado. LTO nagbabala sa publiko ukol sa road rage. Philippine Navy nakatakdang pamunuan ng exercise sama-sama ng Pilipinas at Estados Unidos. Mga atletang Pilipino, patuloy ang pag-arangkada sa Asia 2023. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.